Kilala ang puno ng balete bilang puno ng katatakutan at kababalaghan. Dahil pinamumugaran di umano ito ng White Lady, Tikbalang, Kapre, at iba pang elemento at espiritu. At pagdating naman sa mga lugar, isa ang sementeryo sa mga kinatatakutang puntahan ng mga tao. Pero gano'n na lamang ang takot mo kung ang puno ng balete ay nasa sementeryo. Alamin ang nakatagong misteryo ng puno ng balete dito sa sementeryo sa bayan ng Itiagüe. May kinatatakot ang puno ang karamihan. Malamang, ito na ang puno ng balete. Hindi lamang dahil sa itsura nitong nakakikilabot, kundi dahil sa sinaunang panahon pa nitong reputasyon at ang palagian nitong depiksyon sa mga pelikula at telebisyon. Kilala din ang punong ito bilang portal di umano ng mga maligno, engkanto, at mga di matahimik na kaluluwa. Ang puno ng baleteng ito sa bayan ng Itiagüe ay naging kilala hindi lamang sa pagpaparamdam di umano ng mga ligaw na kaluluwa, kundi naging piping saksi ang punong ito sa isang karumaldumal na krimen na nangyari pa noong dekada 90. Ayon sa balita, mahigit 2 dekada na ang nakararaan, mayroong isang napakagandang dalaga mula sa bayang ito. Ngunit sa di malamang dahilan, ang magandang dalaga ay nagpakamatay. At pagkatapos mailibing ng nagpakamatay na dalaga, kinagabihan ay may sumira sa nitsyon nito, hinugot ang kanyang bangkay, at walang awang halinhinang pinagsamantalahan siya ng 2 kalalakihan. Sa kabutihang palad ay nahuli ang mga lumapastangan sa kawawang bangkay dahil sa kakaibang bakas na iniwan ng 2 suspek. Nakita ng mga pulis sa tabi ng bangkay ang mga bakas ng kamay at tila bakas ng tulos sa lupa. Dito nang hinala ang mga pulisya na maaring putol ang isang kamay ng isa sa mga lumapastangan. Gamit ang naturang ebidensya at sa tulong ng ibang impormante, ay nabigyan ng hustisya ang kaawa-awang dalaga. Sa pagpunta ko sa sementeryong ito upang makita ng malapitan ang puno ng balete, ay wala naman akong naramdamang kakaiba o anumang bagay na nakakatakot na nahagilap ang kamera. Pero ang nararamdaman kong takot ay unti-unting napapalitan ng napakabigat na kalungkutan. Nakaramdam ako ng kakaibang kalungkutan nang mapansin kong napakarami pala ng puntod ng mga bata ang nakapaligid sa malungkot na puno ng balete.
Napakasakit ang mawalan ng mahal sa buhay, pero wala nang masasakit pa ang mawalan ng anak. Dahil walang sapat na salita ang makapaglalarawan kung gaano ito kalungkot, kung gaano ito kasakit. Dahil sa siklo ng buhay, ang mga anak sana ang dapat na maglibing sa kanilang mga magulang. At sa napakalungkot na lugar na ito, ay nakatawag pansin sa akin ang isang munting libingan. Isang libingang dumurog talaga sa aking puso. Ito ay puntod ng isang sanggol na namatay sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Hindi ko alam kung nasilayan man lamang ba niya ang liwanag o naramdaman man lamang ba niya ang unang haplos ng kanyang ina. Ang anyo ng kanyang libingan ay mahirap husgahan. Dahil sa hirap na dulot ng pandemya, ay maaring ito lamang ang nakayanan ng kanyang mga magulang. At dito na matatapos ang ating pagtunghay sa misteryo ng balete sa sementeryo ng Itiyagi. Kung may nakakatakot kayong karanasan tungkol sa mga balete, pag-usapan natin yan sa comment section sa ibaba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dahil kung hindi, dadalawin ka ni Valak. Hanggang sa muli, ito ang inyong papakalikot na nagsasabing, huwag kang matakot sa mga patay. Mas lalo kang matakot sa kayang gawin ng mga buhay.